Meron akong fun fact sa inyong lahat. Oops. May nahuhulog, hulog, log, log, nahulog, log. Oh, dami oh. Oh, dami rin. Good morning, everyone! This is Enchung D, your friendly budgetarian. And today, tayo ay maglalakbay patungong Palawig, Zambales. Bakit? Ano ang meron sa Palawig, Zambales? Dahil, di ba, isa sa mga na-mention ko sa inyo, isa sa naging mga investments natin noong nag-start yung pandemic is food production. Because as we all know, it's a necessity for all of us. So, ngayon, naatasan akong bumisita ulit. Kailangan kong i-check yung mga development sa Palawig, Zambales, sa Palaya Shrimp Farm. So, samahan nyo ako. Nandun na yung mga updates, yung mga bagong nangyari sa shrimp farm. And may padala sa akin yung nanay ko. If nakikita nyo, boom! Yung puti na yan, yan ay cooler para mag-uwi ako ng hipon, ng mga swahe sa bahay. So, yan, itutour ko kayo and samahan nyo. Para sa ating lunch, fresh shrimps. Luto ni Kuya Iggy. Yes, sir! Tapos ito yung request ko sa kanya. Kinilaw na swahe. So may special. Excited akong matikman. Ito yung nagluto sa akin. Yes, sir. So far, we have 2, 4, 6 villas, 7 for Kuya Iggy. Dito nagsistay yung mga workers. Some are there. And then, mamaya punta tayo doon ay yung ponds, yung tanks, circular ponds. And this one's going to be dragon fruit and some fruit berry plants. And then there, balak ni Kuya Iggy maglagay ng pangus and or shrimp or whatever is possible and profitable. Merong regalo sa atin si Kuya Iggy. Ano to, Kuya Iggy? Bagong-bago to, ah. Merchandising. So, papakita ko sa inyo kung gaano kataas ang isang pangke. Inches, black belt. This is not 4 inches concrete. I mean, I'm only 5'9", but that makes it serious. Antaba! Yung brown feeds yan. Okay. Pwede ako kumuha isa? Oo, oh, kaka. Picture mo. Oh, bilas. Baka mo lang may feed. Ah! Talagang baka matalim. Wala na. Pan mo na siya. Baka mo na talaga na kumata. Pero matalim. Go! Astig! Meron akong fun fact sa inyong lahat. So sabi ni Kuya Iggy, kapag nakita mo na hindi diretso yung itim. Isa pa. Yung itim doon sa likod niya, okay. Ibig sabihin doon sa vein niya, ibig sabihin kulang sa pagkain. Uniform yung kulay, diretso. Ayan o, nakita niyo, diretso yung ganun. Op. Ayan pala yung tamang pagkawak. Sorry, baby. Woo! Uy! Balik! Pero matalim. So, kung nakikita ninyo, doon pababa, di ba? Kasi talagang sinadya ni Kuya Iggy na nakataas yung area, yung land kung nasaan yung tanks, yung shrimp tanks, para sigurado na hindi siya maapektuhan kahit mataas yung tubig dala ng bagyo. So, eto naman, merong mga square ponds, little square ponds. So, they're the catch basin doon sa mga upo ng shrimps, and then we'll do something, we will reuse it para hindi namin itatapon sa karagatan. So kayo dalawa, first quarter, dito ka lang maglalagay ng water.
But merong a little clearer overflow. Mag-overflow yan. Merong another chamber lower than this. Filter ulit yun. Nababa ulit yung mga solid particles. Yeah. Yung overflow niya, third chamber. Pagkatapos doon, yun na yung man-made lake. So malinaw na yun. Pwede na yun ng bangus, pwede na yung tilapia doon. Which will happen there? Doon sa dulo. Sa babang baba. So waste nito, fertilizer ng halaman. Meron tayong mga trimmings sa leafy vegetables. Paragi yan. Livestock naman, pagkain ng livestock. To supplement your nutrition sa gulay, even the poops ng diba, ganun waste talaga ng chicken, kasi organic naman yung pag pinapakain natin sa kanila at saka ng baka. Fertilizer, added fertilizer. So guys, I'm not sure kung makikita nyo, pero wait, I'll try to show you this one. Itong filtration area, and then yan, yung post na yan will be this seawater. A cleaner seawater na gagamitin. Dito tayo nanggaling kanina, yung mga second batch, babies pa lang. Marunong magsaranggola to. Sampling crash course. Tapos hawa. Tapos pag ganun. Hawakan niya po. Pag-isahin. Ayan. Ayan, ako na. Tapos ikot niya po. Yan lang yan. Paano niya po ito? Ganito naman po. Pag ganun. Subukan na natin doon. Sige po. Doon na kaagad. Sayang eh. Matagal pala yun. Akala ko mag pero bibitawan ko lahat, di ba? Bitawan ko lahat. Parang dapat malaki yung butas. Dapat bilog na bilog po. Hala, takatak. Oh, dami oh. May natutunan ako sa show. Knowledge Channel, thank you. Kasama yun. Pang ano lang. Type ko ng size. Alam ko na sa birthday ko, gano'n na lang. Sa birthday ko, pupunta dito, tapos kung ano yung makuha nyo sa hagi, sa inyo na. Pag wala kayong makuha, di wala kayong uri. Dyan, pakita mo mukha mo muna. Yes! Dyan, nag-aral sa Mindoro. Yun, ang laki nung hagis niya. So the objective is dapat mas malaki yung parang circle. Dami. So ganun ang tamang pagtapon para makuha yung sampling kung gaano yung inilaki ng bawat shrimp. Oops. May nahulog. Shit eh. Tapos ngayon bibilangin na nila kung ilan. Ayan yung focus and vision ng Palaya Shrimp Farm. Technology, methodology, and variety. Itong yung rotator na yan, yaan yung technology that they use para maramdaman nung shrimps na, okay, we're moving. We don't have to move that much. So, naturally, when you don't move that much, ang mangyayari is you're getting bigger faster. Kung hindi naman ako nagkakamali, I think this one that they're building are the reservoirs para just in case merong emergency na pwedeng gamitin na malinis na water for the shrimps again. Tapos yung next doon, kung makikita nyo, ready to be filled up by water on. We are in the beach
this is like 15 meters away from the pond, and it's so nice. It's clean, it's breezy. Ito yung kagandahan kasi you're giving 15 meters away from the shore. So kahit may storm surge, mapoprotektahan yung mga tanks from catching up or mag-overflow because nag-catch up na yung water sa yung seawater. Gaano kalaki to? Nandun po sa right way sa tangkada. 100 po sa kamila. Anong pwede natin itanim dito? Wala. Kasi buhangin siya, sir, eh. Hindi, okay na to. Gusto mo lang maging magkaroon ng peace of mind, hindi, okay na to. So, yeah. So, ito may ari na to. Ito may mga kubo. Ito may harang. But, this one. So, bali na. Ito pag nagkaroon tayo ng sobra. Reggie, nakakita ka ng opportunity sa gitna ng pandemya sa lahat ng pinagdadaanan natin. Congratulations! I just want to congratulate you because I remember less than a year ago, pinag-uusapan natin to. And all of this na nakita ng audience natin, nakikita natin ngayon, were just your dreams and you made it into a reality. Congratulations! I'm so proud of you. I'm so proud to call you my business partner. Ano yung gusto mong sabihin na hopeful message doon sa lahat ng nanonood sa atin? Again, so, sa gitna ng pandemya, may trabaho sila. We are directly affecting 55 families. I always say to people that there's hope, pag-asa. And this pandemic is not the new normal. Mm-hmm. Hindi ito normal. Dadaan lang ito, babalik tayo sa totoong normal. Pilipino mag-gather, ng Pilipino mag-celebrate together. Party. Oh, di ba? Tayo kasi napaka-social to natin, yung gusto natin. Katabi yung kapamilya natin, yung kamag-anak. We're naturally natin. Social beings. So, inihanda natin, Palayas Rain Farm is soon to be the next destination. Good food, good view, good kind-hearted people. So, and hopefully one day they can visit our shrimp farm. To learn, to experience kung ano man yung nakita natin. Ito nga, nagsisimula pa lang tayo. I can't wait to go back here and show the people that yung lahat ng improvements na ginawa natin. Panahon na talaga, Chong, na mag-invest tayo as a Filipino, tayo mga Pilipino, sa mga typhoon resilient facilities. We have witnessed kanina, ang taas-taas ng lugar natin, lubog na lahat tayo, hindi pa. Sabi ko nga sa'yo, we baby our shrimp, di ba? Dun sila sa taas natin. Ayan. And that's how you can tell that we're producing quality. And hopefully, we really encourage na mas marami pa yung tao na ma-encourage mag-invest sa agriculture, right. Sa food production, because this is the future, this is a necessity, it's an essential. Nagulat niya ako, so, mas lumaki daw yung consumption ng Pilipino nung nag-lockdown. Kain tayo ng kain. So yun, thank you very much, Kuigi. I can't wait na bumalik dito at makita pa, ipakita sa kanila yung mga improvements. Again, guys, thank you so much for joining us. Sana may natutunan kayo. Sana na-encourage namin kayo. And again, invest your money to something that will be sustainable and helpful, resourceful for our future. Please do follow all our social media accounts down below and shout out to all our frontliners. Kuya Iggy, may gusto ka bang sabihin sa mga frontliners natin? Ay, maraming salamat. Hero po namin kayo. Maraming salamat for protecting us. Thank you very much. Thank you very much for your services. We will see you again. Bye-bye.